mo na lang isa, depende. Depende na lang siguro. Kasi medyo awkward yung bat at saka void eh. Pag hindi nga siya nakakolono, pero pwede naman hintayin niya yung flaming laso matapos eh. Sakto lang pala. Pero to Centaur War Runner dito ay gagamitin ni Jing Jing. Immortal Rambo tayo dito sa Radiant. Si John sa Death Prophet. Tapos si Angel Frost sa Naga Sirena. Si Sagan dito sa Shadow Shaman. At Last Hero Mirana. Yung first name nung River sa Dota 1, si Mr. Schmidt. Mr. Schmidt's River. Pero tingnan natin sa kabila. Ayan, si Wimpy Kid. Dota sa Batrider. Tapos si Killua sa Treant Protector. Si Appa. O si Miracle. Ayan, sa Faces Void. Miracle Appa. Pero ito, Stand-in Ray. Sa Shadow Demon at si What the Fuck. Dito sa may Invoker. Pero yung nakapost pa yung ating game. At sino isang Expectator? Ay, may isang Expectator pala nakapasok. Hindi ko alam. Ginigrit ko. Ano yan? Ginagrit ko da mga amigo ta sa Bacolo, Drone, J, Concepcion, PG, Dero. Ayan. Hittings lang. Da Imoro ni J, Concepcion, PG. Binasa naman. Hi kay Mary Ann, sabi ni Kilua. So ito, wala naman na disconnect. Ewan kung para saan yung ating pag-aalsa. Binabati ko pala si Bill Baboy Anzia. Anzia. Talaga may baboy pa talaga. Bill Baboy Anzia. Binabati ko pala tatay ko na 6K MMR sa Southeast Asia. Grabe. Who's your daddy? Kaya Centaur War Runner yung magiging offlane nga nila, pero nasa long lane si Centaur sa baba. So ito, Trident top lane para naman sa Immortal Rambo. Sasabayan na nila yung Trident dito, hindi nila antay yung panto, mabaw yung Faithless Void. Kasi kung tutusin, napakalambot lang nila eh. Pero pag may item, makunat. Pag wala, malambot talaga ang natural body. Pwede na pag nagka-item, dun kukunat. So early ward niya, nilagay na kagad para ma-block at bigay vision, syempre. Minsan maganda rin yun para makapagbigay vision talaga kahit hindi mo antayin yung tamang oras. Pero nagbitaw ng arrow, nakunti naman, 5 minutes, boy, umabot. Pero tinuloy pa rin ang shackles, wala nga lang yung kanilang ano. Nako. Tignan natin, nagtatago sa gilid, babatuan ba ng arrow? Ay, si Jervis, ikaw pala yan, kala ko sino. Finals na bato nito. Sino si Kido? Ay, ikaw rin ba yon? Ah, puta, hindi ko nakita. Nagulat pa ako dun. Pero ito, nakakuha nga ng illusion doon. Kasi sinayang niya lang yung illusion. Dapat ginamit niya na lang. So bawal naman pala siya sumasit. Pero shinakas bigla sa mukha. Naku, tinamaan pa ng arrow. Hindi na mapap. Oy. 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 Swerte. Hindi na nahinabol ni Mirana. Ngayon wala rin siyang pang leap eh. Nakatulong pa rin yung pagpapalubog ni Shadow Demon. Gagamitan nga lang ng healing salve para makalaban muli. Pero ito, tatlo na yung stack ng Sticky sa Centaur. At alam ni Batrider kung kailan niya ibabagsak. Tansyado ni Bayaw. Tignan natin. Lalagdagan pa ba niya? Hindi na. Sayang. Apat na yun. Kaso patay din siya doon kahit pasukan niya sa tower. Delikado. May stand double edge din siya. Papalag na lang yun. Binabati ko mid laner ng Rambo Gaming na si John. Good luck. Sabi ni Your Zero. Ayan.
Oh shit, si Angel Frost pala yung isa, yung best player ng Bacolo, Dari, sa Battle Station 7. Ow. Pero dito tayo sa top lane ulit, na Riptide yung ating faces, Void. Eh, wala namang arrow na follow-up. Hindi binitawan ni Mirana, medyo alanganin niya daw. Parating pa nga pala yung mga crits. Tama lang din. So sa last hit muna tayo. Leading natin si Invoker sa mid lane. 8-5. Yan. Mirana naman sa top. 8-1. Tapos yung Death Prophet. 8-0. Yan. Nalulugi lang sa deny dito si Death Prophet. Kasi nga, Invoker, naka-wex build pa. Eh, pag na nakapag-swarm, no, automatic deny na yun eh. Pero pinalubog yung Shadow Shaman. Buti nilagyan din dito ni Faceless Boy yung Time Walk na rin kaagad. Ewan ko kung nalagyan niya yung una pa lang or ano. Kasi kung wala siyang Time Walk, di yan mabubuhay kanina eh. Ay tama, Time Walk nga ata unang nilagyan. Ah. Buti Time Walk, ang ganda kasi nung combo, ang ganda pa nung execution dito ng Mortar Rambo. Talaga sunod-sunod din eh. Hindi sabay-sabay na bagsakan. Veterano moves. Pero dito sa baba, Centaur Warrunner, Rebel 4. At wala kang masyado na pa-farm. 9. Ayos lang pala. 10-5 pala siya. So, nade-denyan pa pala yung bot. Ewan kung bot na nangyayari yun, pero... Nako. Centaur kumuha na nga ng boots, pero yung bot rider, naka-boots na rin. So, 6 na nga yung charge. Ay, nako, mamatay yata yung Centaur dito. Nino normal attack na rin din. Flame... Ay, wala pala siyang flame break. Normal attack na lang. Sunstrike. Pero hindi nakakailanganin at tapos na yung buhay ng Batrider. Hindi niya namalayan. Kanina pa siya at kinakain ng tower eh. Grabe si Bat. Nako. Sa top lane naman tayo, mukhang bumabawi yung Generation of Miracles ha. Sila naman yung nambubuli. Alos kalahati yung buhay ni Naga Siren. Nabawasan naman si Shadow Shaman. Nang swabing-swabing amount. Pero sa mid lane tayo ulit. Death Prophet inactivate na yung Haste Rune at Invoker. Ito, Cold Snap at saka Cold Spirit yung build. Pero nalulugi talaga siya sa spaman. At sayang hindi pa nag-activate ng bot ito. Para iso-swarm niya na lang. Ewan ko ba't nag-hesitate yun. Natatakot siguro sa Cold Snap combo. Tapos may Cold Spirit pa nga Sunstrike. Maganda na rin siguro yun. Hindi siya masyado greedy. Pwede-pwede niya napatayin talaga yun eh, pero nakakuha ng another rune. At yan, maganda, may tatake ng tower yung illusion. At ayun, hindi naman gumana yung old ay hindi yung... Dire's middle tower is under attack. Yung Sunstrike ni Invoker. Nalito yata siya sa tatlo kung sino dun, pero obvious naman, masyadong madvance yun kasi. Dire's middle tower is under attack. Na-expect na yata hindi na makakagalaw, pero dahil nga sa haste, na nakatakbo pa rin yung... Death Prophet. Napakagandang movement lang din yan. Hinintay niya talaga. Yung tamang pagkakataon, hindi siya nagmamadali. So ito mukhang gagank ulit, pero naka-deward pala yung nilagay na sentry dito. Hindi, yung observer. So nagbitaw ng arrow. Patamaan kaya yung Void? Depende. Kung next target ni Void ay itong range creep na to. Naka ito, makikita natin. Makikita ba niya yan? Oy! Sa pull! 4 seconds! Pero tingnan natin, Shadow Shaman yung follow-up. Nako! Na-disruption sa Vadiving Armor. Talaga safe na safe yung kanilang baby Void. Ang ganda nung support nila dito. Talaga babying baby. Yan. Kailangan lang nila kontrolin yung creep. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga silang lumabas. Tamang last hit na lang talaga, tapos deny ka agad ng maaga. Yung tipong once na pumasok siya sa deny range, deny mo na kahit mataas pa yung buhay. Ganun talaga yung kailangan para makontrol yung successful yung isang lane. Pero dito tayo sa baba, Centaur Warrunner. Ito hindi na siya matatakot nito, level 6 na eh. May stampede na, pwedeng-pwede na takbang yung Batrider. Okay, palagan talaga. Ito na, minamacho na dito. Si Batrider tuloy napapa-atras. Ako dinobulage, naramdaman yung sakit pero napagbote at mukhang babalik. Hindi naman niya mahabol. Ako apat na yung charge pero hindi pipilitin eh. But, ayan, baka batoy na naman siya ng tower. Sa baba naman tayo, ay sa mid. Face boots para sa Death Prophet. Tapos Invoker. 400 gold. Ito, busog speed. Ako, nagkakahabol lang pala dito sa baba. Pero maliliving armor. At susuko na lang si Centaur. Yan, sa kanyang binabalak na masama. Lilipat naman sa top lane dito sa Death Prophet at Haste Rune ulit sa kanyang bote. Wala, napakaswerte sa rune dito ni John. Pero tingnan natin. Sino John ba to? Si Little John?
At naramdaman, grabe, full back. Yung ginawa, hindi pala full back, half back lang. And nasa kalagit na lang sila ng level 1 at level 2 tower. So that profit niya hindi pa nagpapakita, pero push na lang eh. Ayan, pupush na lang yata dito. Gagawin nila ng maaga. Siya na talaga yung pumunta doon sa lane. So tamang movement lang din dito para sa Death Prophet. Early tower kills. Para magkapera silang lima. Ayan. Naku, nakuha pa ni Death Prophet yung last hit. 1,000 gold para sa kanya. Pero mid lane, invoker dito, hindi naman nagpapahuli. Gusto rin basagin. Kaso makakapag-TP kagad yung Death Prophet at activate ng Haste Rune. May ilang segundo pa para sa Exorcism. Pero hindi makahabol yung mga ghosts sa invoker. Ayun. Balik na siya dito, patayin yung tanke at mga creeps. Sa top lane naman tayo, ito medyo gaganda yung pwesto-pwesto ni Faceless Boy dito. Pero kung sasagarin pa rin ng Rambo Gaming, kung a-attempt pa rin talaga nila patayin, pwede pa eh. Huwag nila dapat bigyan ng space itong Faceless. Hanggat maaari, pahirapan nila ng pahirapan sa lane. Kasi once na makakita ng opening to at makapag-farm ng tuloy-tuloy, yan, mayayari sila. Kaso ito, wala silang talagang balak din na bigyan ng pagkakataon makapag-farm yung Faceless. Maglalay na sila kahit second tier tower at level 7 may pwesto 1. Mahirap nga naman dilipatan, wala pa. Pero dito, saktong-saktong sunstrike, pero stampede pa alis by Centaur. Kaso malapit na mamatay, na buhay, nakapagbote naman doon. Pero yung arrow tumama sa Shadow Demon. Invoker naman na Shackles, tinalo nandito at Starfall by Mirana. Tumatakbo si Invoker Maninet. At ayan ang ano, normal is sabay kay Kidlatan Shadow Shaman. Faceless Boss, Faceless Boy, nagaboy. Wala siyang chrono level 4. Kamatayan yung pinuntahan niya. Ano expected niya mahabol niya? Napaka-base ng face boots. Tapos may witchcraft pa. Naku, tinamahan ang araw sa sentido si Bayaw. Patay. At dalawang dagger. Ako ba? Dalawang nag-dagger. Si Centaur pati si Bat. Ang araw sabay lang sila nakapag-dagger. Pero lamang pa rin ang apat na kills. At ito, baka pangalawang tower para sa Rambo Gaming. Wala nga lang mana pang exorcism, pero double damage naman yan at saka tatlo sila dito. Nakuti natin, tinatakot ng fortification, pero hindi atras, hindi magpapatakot. Ni Living Armor, pinapatagal. Pero ito tuloy ni Mirana at siya yung makakuha ng last hit. At malapit na rin pala matapos yung mechanism Dyer's ni Death Prophet. 670 gold para dito kay Bayaw. At sa gold grab pala muna tayo, magta 10 minutes na lang, 1 minuto. So 5,000 gold advantage kaagad by Molta Rambo. And sa experience naman, magta 3k. Molta Rambo pa rin dahil lamang nga silang 4 na kills. Pero nako, kailangan mag-ingat na agad siren sa top lane. Level 6. Level 5 pa lang siya, wala pa siyang level 6, masyado na siyang lumalalim. Eto na nga, nako, natalo na nga ni Batrider. At no, normally ni Boyd. Nako, wala talagang panakas. Susubukan mag-back up sana, pero too late na eh. At papalag na lang yung Centaur dito. Wala, nahuli na nga yung Faceless. Na-shackle pero pinalubog ni Shadow Demon. At nako, kinidlatan na sa uli. Hindi na nakapag-time walk. Dito namatay si Batrider. Hindi na naman niya namalayan. Pinapatay na siya ng mga kapaligiran niya. Pero nako, napakaganda. Minasak yun nila sa top lane. Yung Generation of Miracles, samantalang si Invoker naman, ito sinusubukan pa rin basagin yung mid lane. Kaso may fortification na lang, hindi talaga kaya Bayaw. Let it go. Nako, mauwi yata sa deny ito. May, mapipressure na si Invoker, nandiyan na yung... Uy, tinalatid sa buko. Ayan, ayaw nyo may pagpatayan para sa tower, when they deny na lang talaga. Dapat niya nag-back na lang siya, hindi niya na binawasan para pwede niyang balikan anytime, tapos tuloy na lang siya. Pero parang maganda na rin yun, kailangan nila ng gold eh. Kasi yun nga lang, maliit na gold din makukuha nila doon sa deny na tower na yun. Sabi. So invoker yata natin mag-Midas, kaso napaka-late Midas na nito. Nagbitaw ng Sunstrike, tatama doon sa Mirana at makapag-time out. Pero tatamaan ng Flame Break, kulang nga lang sa charge ng Sticky at damage ng Flame Break nga. Pero nag-vanish dito yung Mirana, Moonlight Shadow. Tama kayang tatalo nandito ni Batrider, hindi niya na susubukang i-attempt. I-Wudota. Shadow Shaman naman, masyadong delikado yung pwestuan. Ay, mawawala na yung kanyang vanish. Yung Moonlight Shadow, pero makikita nila dito si Batrider. May arrow ba pang kasunod yan? Dyer's bottom tower is may arrow attack. Pa kung masyashackles niya ng malupit. Pero delikado na, wala na silang mana. At wala pang exorcism, 23 seconds. Pero mechanism by Death Prophet para sa kanyang allies.
So ito na pa, firefly na naman yung ating bat rider. Nakita na nga yung Mirano pero nakapag leap out. Hindi nagawa na slow on si bat. Sayang. Katapat niya na yun. Alam ko sasabit na yun eh. Tapos yung late Midas ni Invoker. Ewan kung ba't pinilit pa rin ni Bayoto. Depende. Oh, gagana naman kung iiwas sila sa teamfight. Pero hindi nila pwede iwasan yung teamfight ng Immortal Rambo. Dahil mababasa agad sila ng tower. Kung magpa-farm siya, nagpa-farm. Ayos lang. Kaso dalawa na sila ni Boyd eh. Imbis na kailangan. Naku, yung Boyd pa nila walang item. 27 last hit. 27 last hit. Naku, delikado talaga to para sa Generation of Miracles. Tapos yung Invoker, magpa-farm pa to ulit kasi wala naman gagawin yung Hand of Midas kahit may Midas ka. Pag di mo naman nagpipindot, di mo na sasamahan ng farm pa rin. So mangyayari siya pa 200 mo, tapos yung cooldown, 100 seconds pa. 1 minute in ano ata, 40. Dire's bottom tower has fallen. Nako, pero ito nabasag pa. Nakuha pa nga nila yung pera dun sa gold. Dire's bottom tower is under attack. Pinulatin. Makukula yata. Nako. Kala ko magbiblink na nito yung Shadow Shaman. Nako, isa pa to. Pag nagka-blink din, hindi na talaga mahirapang magbitaw ng araw si, ano nun, si Mirana. Blink, sabay Shackles. So kaya, Voodoo. Pero mas okay Shackles kasi hindi maagal. Oh. Voodoo, minsan baka makaiwas pa yung konti yung baboy na yun. Pero nakakuha ng haste rune si Naga Siren. At ayan niya. Tingnan natin. So dalawa tuloy sila nagpa-farm ngayon. Pati Invoker magpa-farm na naman. Dapat tag-item na lang talaga si Bayo. Kahit at least Yules or Mecha. May nakita ko nagme-make ang Invoker ha. Swabe rin. Okay din. Kumukunat din siya. Tapos yung Forge Spirit niya tumatagal. Siyempre bonus pa sa kampanya. Kasi alam makapag-mecha yung kampanyang mga support ngayong panahon. Yung Batrider, kaka-blink lang, matagal din magka-item pa yan. Hindi nga successful yung mga banat nila. My way! Pero muntik ng tamaan, hindi, malayo yata. Yung Faceless Void at yung makakapag-back. Naku, level 6 si Void dito, ang payat! Level 8 na yung katapat yung Mirana. Na trialing din. Tapos level 9 pa Sentor. Yan, hindi na nila maiwasan to. Mababasagan talaga. No. Susubukan nilang iwasan, kaso mababasag talaga eh. Maganda dyan, mag-farm na lang kagad sila sa ibang lane. I-give up na nila yan. Kaso pag give up, tataba eh. Para give up mo na yung game. Nako, mahirap talaga yung sitwasyon nila. Wala talaga sila magagawa. Talagang titingnan lang nila. At naset pa ng maganda. Nagbitaw na ng arrow. 10 minutes. Nako, 10 minutes yung Void. Binuto na kagad. Hindi na pinatagal eh. Pero yung Void, mga kapag. Rono, spear nga at nakalabas. At nakalabas, lumabas talaga umuwi. Pero napatay naman dito yung Centaur War Runner. At yung Batrider namatay na rin, di na kinahan yung mga ghost na naman. Pero Naga Siren pala yung nakapatay. Nako, yun lang. Dire's top tower has fallen. Namatay sila, namatayan ng dalawa tapos isang tower. Tapos napatay lang nila sa kalaban, isa medyo bad trade pa rin. So Invoker natin, Hand of Midas nga, tas 1-3 na yung pera ngayon. So tingnan natin kanong i-item ni Invoker. 4 stop man lang sana para at least, diba? O kaya, ang hirap kasi yung build ni Bayo eh. Dapat mas okay kung build niya. Nagigets ko naman yung combo nila na sa Chronosphere. Tapos babagsakan. Ay, hindi pala Meteor to. Wala nga Meteor to eh. Dapat at least nag-Meteor na lang siya. O kaya nag-EMP. Para mawala ng mana. Kaso yung Mirana, makapag-leap out ba? Nakapag-leap out at... Nako, na-slow. Isa pang normal attack. Bagsak. Pero saan namatay yung Faceless Void? Napatay yung Faceless Void sa baba. Ay, napatay sa baba. Masyado malalim na naman yung farm ni Bayo. Yun nga lang... As yun nga, habang nababasag yung tower mo, bottom tower is under attack. Lumilit na lumilit yung mundo mo. Hindi talaga pwede lumabas ng malayo. Pero ito, sila na yung naghahabol sa kalaban nyo. Parang napaglalaro na sila sa lane. Yan. Habol sila ng habol, kakadip. Hindi na makapag-farm yung kanilang tri-lane carry. No. Delikado rin kasi yung Void talaga minsan eh. Na mag-heater. Kailangan talaga dyan yung...
makapag-farm, makapag-focus eh. Maganda talaga yung ginawa ng Rambo doon. Inabayan nila yung trial and tapos naging successful. Pero ito, stampede out. Hindi na sila papasok dito. O baka gamitin lang. Ay, hindi, wala na. Ababak na talaga yun. Mahirap na lumabab, walang stampede. Yan. Tapos ito, makapag-yule scepter naman na si Death Prophet. Konti na lang. Pero tingnan natin ito, naglagay naman ng observer Dyer's ward niya sa may Roshan. Is under attack. Tapos yung mirada natin, pama-Aelstorm. Ayan. So Centaur Warrunner, completed na rin yung kanyang Hood of Defiance. So medyo lalakas na yung loob niya doon sa Batrider tsaka Invoker combo. Ayan. So, delikado pa rin yung build ni Bayaw. Ah, Shadow Shaman niya lang. Ako. Subukan itago kaso Mike. Ang kulat lang. Walang magawa yung Void. Oh no, shit. Shit, shit, shit. Ito na nga, binagsak ka na nga. Naku, nakulong. Na-silence pa. At nasman yung Void. Mapagandang setup. Counter go by Immortal Rambo. Naku, wala nagawa yung tatlo. Umatras na lang. Yung taga-awat nila, hindi pa maka-awat. Kasi level 5 pa lang si Trent Protector. Paano aawat to? Yung naga siren, buti po ang taba. Naku, natalunan pa yung Batrider. Pero Sunstrike tatama sa dalawa, hindi masyado malakas yung damage. Hindi naman kinaya ng living armor. Dapat hinide na lang niya, may hatch siya. Nalito yata doon si Bayaw. Malapit naman sa puno eh. Tama ba, doon ba siya? Ah, hindi, dito nga siya namatay. Pabati Bayaw kay Russell, Jason, Ignacio. Panay libre sa bading. Ayan, sabi ni Leo, cute pogi. Pero ito another tower na naman mababasag para sa Generation of Miracles. At Invoker nga, ito nakapag Necro, magburat Dota rin, pero tinamaan ng arrow. Saan ang galing? Grabe naman bumitaw ng arrow dito si Bayaw. Talaga dito nakatutok oh. Alam niya may darating dito eh. Ewan ko, nakita niya Invoker talaga dun. Dire's bottom tower is under attack. Pero what the fuck? Dire's bottom tower has fallen. Pero yan na nga, nakuha na nga doon ng Rambo Gaming yung second tier tower sa baba ng Generation of Miracles. Tapos yung Naga Siren magsasange. Yan, meron na siyang belt at saka Ogre Club. Void naman, wala na mapag-farman kahit neutral, parang hirap eh. Ayun no, hindi na rin siya makakaabot dito. Kasi parating na yung Mirana, nandito na yung Creep Wave. Ayun na, magstay pa siya dyan. So maglalakad papunta dito. Biruin mo yung time na nilakad niya all the way from here to there. To here. Dire's middle tower is under attack. No. Ano pala, morbid mask pa lang din. Plus 500. Naku, napping pa si Bayo. Kitang-kita siya sa CCTV pala eh. Tingnan natin. Nagbitaw na nga ng arrow at ito na tintin. Hindi tumama. Naku, na-silence naman, tingnan natin. Na-living armor pero kinidnap. Yung Naga Siren, naglabas naman ng Ghost. At napakagandang Chrono Spear, nasusunog lang din yung kampi niya. Nako, napatay na. Yun yung nangyari, naubos lahat ng Generation of Miracles. At naging sacrificial tupa si Naga Siren. Yung nakidnap. Nako, tingnan natin. Mapapakwit na ba dito yung Generation of Miracles? 19 minutes! 21! Yung score ng kalaban nyo, tapos kayo 5 lang! Hindi na parang kaya. Meron pa silang 15,000, 16,000 gold advantage. Sa experience naman, magto 14k. Nako, it's a GG! Wala na silang magagawa dito. Ito, napakwit yung Batrider na disconnect. Faceless Void, hindi na niya wala siya magagawa. Hindi niya mabuo yung kanyang Mass of Madness. Asan ba si Edison? Wala si Bayaw Edison, yung aking co-caster. Nasa Romonda yung kanilang barko. Ayan. Romonda yung kanilang barko. Nang 2 weeks. Ewan ko pang ilang days na yata to. Pero baka next week or next week, okay na yun. Makakasama na natin siya. Sakto yun sa finals playoffs. Pero papalag muna ng one last time. Yung Rambo. Ay hindi, Immortal Ay, Generation of Miracles pala, ayan. At, lubitaw ng arrow. Uy!
Take ng tamaan yun, delikado yun. Nako. Regeneration. Natin nakidap naman dito yung Mirana. Tinamaan na Sunstrike, ang ganda nung pagkakahatak doon ha. At ito nga, alo, eh wala silang pumapalo. Yun yung kulang, wala yung Void. Nako, wala pumapalo eh. Doon yung, yan, maganda yung combo nila eh. Maganda yung hero ng Generation of Miracle. Yan. Hindi naman sila na-outpick, na-outplayed. Na-outplayed sila ng Immortal Rambo. Kung totoo siya, maganda talaga yung combo rin nila. Na-outplayed nga lang, natalo sa lanings. Tapos, yun nga, medyo na-micro na. Nako talaga, grabe naman talaga. Tignan natin maging consistent kaya yung Rambo Gaming. Kasi parang ganito yung pinakita nila nung qualifier number 5 yata yun. Pero natalo sila sa huli, sa finals. So tingnan natin kung ganito pala sila ka-agresibo, kagigil. Kasi bukas semifinals na, tapos sa Sabado, finals. Ayan, every 8 PM yung ating live streaming, mga bayaw at hipag. So kung gusto nyo manood ng walang kwentang caster at magandang game, makinig na walang kwentang caster at magandang game, manood tayo dito sa Pinoy Dota TV. Nako, napakaganda na naman. Ay! Hindi niya tinanggal. Pero may necro din yung lu... Nako, napakadaming minion. Hindi, wala palang necro yun. Pain vocal pa yun. Pero nakrono dito. Hindi niya mapalo yung baka. Inawat naman dito ni Tagaawat. Nag-vanish yung Mirana. Uy! Ayun na, isa-isa nang namatay yung Generation of Miracles. Pinangunahan ng kanilang Batrider. Nasundan ng Faceless sa Pointed Prophet. Ito, yung invoker naman ngayon. At natitira si Tagaawat. Pinalipad muna. Binuro sa ere. At yan, patay na rin. GG call naman dito by Radiant Victory. Ang Generation of Miracles, natalo sila ng Seirin. Hindi yata tumatalab yung milagro sa kanila. Na-wipe out sila ng Team Stallion. Pero ay mga bayaw, tapos na yung ating match para ngayong gabi. So quarterfinals is over. Bukas ulit para sa semifinals. 8 PM yan, dito pa rin sa channel natin. I-follow nyo na kung di pa kayo nakafollow. At ayan, I would like to thank my sponsors. Si Mang Kanor. Ayan. De, joke lang. Maraming salamat sa Razer at saka sa E-Club sa pag-sponsor. At ito, I'm signing off mga bayaw. Commercial break pala muna bago ako mag-sign off. Syempre, kailangan nyo mapanood yung commercial. Pag walang kayo napanood na commercial, nako, wala akong pambibili ng bigas. Okay. Goodbye na muna. Balik sa Dota na kayo.